kabrigada, dito pa rin sa inyong number one morning show, ang Morning Hataw. Ang pag-iingay, parte na ng selebrasyon o pagsalubong sa bagong taon. Kaugnay nito, nagpaalala naman ngayon ang City Veterinary Office sa mga pet owners sa kapakanan ng kanilang mga alagang hayop. Naaapektuhan daw kasi ang mga ito, lalo na yung hindi sanay sa ingay ng mga paputok. Narito ang report ni Kabrigadang Iris J. Nampuyas. Nakaramdam daw ng takot ang alagang aso ni Christeline Balga nitong pagsalubong ng Pasko. Di man raw sila nagpaputok, ngunit may mga kapitbahay naman silang nagpaputok nitong nagdaang Pasko. Kung kaya't nitong darating na New Year, sa loob ng kanilang bahay niya itatago ang alagang aso. Ano na lang siya, ikulong na lang git siya sa sulod sa balay para di siya madlok gani. Isulod na lang git siya. Badlock mong yun na siya kung nalang siya sa gawas. Natatakot naman si Baby Jane na posibleng makakagat ang kanyang aso kapag ito'y natroma sa mga paputok. Kung kaya't sisiguraduhin niya raw na nasa ligtas na lugar ang kanyang aso kapag maraming magpapaputok ng firecrackers ngayong pagsalubong sa bagong taon. Siguro ipasok sa loob ng bahay para kung may magpaputok man, kahit na tumatahol siya, at least hindi siya makakagat, sa loob lang siya ng bahay. Mainam umanong itago ang mga alagang hayop, kagaya ng aso, pusa at iba pa, na hindi sanay sa ingay ng pagsalubong ng bagong taon ayon sa City Veterinary Office. At least 2 days before the New Year. So para maka-adjust yung aso nila. Itago na nila sa isang... Kung pwede, itago nila doon sa mga kwarto. Mula sa Christmas break nitong December 27, muling nagbukas ang opisina ng City Vet. 12 aso agad ang kanilang naging pasyente, kung saan na-stress sa ingay noong December 25. Iris Jane Ampuyas, Brigada News. At syempre, kaugnay ng report na yan, ating makakasama, live na live sa studio si Dr. Edwin Ravelo mula sa City Veterinary Office. And sir, good morning, magandang umaga po. Yes, good morning. So, eto sir, sisigundan ko na po ha. Paparating na nga po ang bagong taon, 3 araw na lang po, magbabagong taon na. Siyempre, hindi naman maiiwasan dyan na kahit pa pinagbabawal na yung paputok, mayroon pa rin tayong mga fireworks na pwedeng gamitin. Eto po ba mga fireworks, itong ingay ng ating paputok, gaano po ba kalaki ang epekto nito sa mga alaga nating hayop, lalong-lalo na sa mga alaga nating aso? Malaking epekto nito kasi... Ang aso kasi, masyadong sensitive yung pandinig nila. So, yung sa lakas ng putok na naririnig nila, yun ang nagdudulot ng takot sa kanila. Kaya sila makikita mo tuwing may napapaputok, nagtatakbo-takbo around the bahay. Pero Doc, maliban po dito, mayroon po po bang deeper explanation kung bakit po yung mga aso natin or mga pet animals natin sa bahay natatakot sa paputok? Yun lang talaga ang explanation yun dahil sa sobrang sensitive yung pandinig nila na naaapektuhan sila sa mga malalakas sa paputok. Ito naman po Doc, aside po doon sa pag-ikot-ikot nila, aside sa kanilang pagtahol-tahol, ano po ba yung mas malalang epekto nito sa mga aso? Meron po ba itong tendency na pwede nilang ikabaliw or ikawala? Usually kasi pag ganun ang... nagkakaroon sila ng nervous breakdown, kaya makikita mo para silang baliw na yan. So for how long po maglalas yung kanilang pagkabaliw or nervous breakdown? Hanggang sa hanggang na po ba ito or pwede pa itong mawala? Nawawala naman to pag wala ng putok. Kasi yun naman ang dahilan kaya sila nakakaroon ng ganong reaction. Ay naku. Pero Doc, ito bang takot na ito is applicable lang po ba sa aso or possible na sa ibang hayop din po? Lahat ng klase ng pet animals kasi yun sila yung masyadong nakakulong or hindi masyadong nakakagala kaya ganun ang epekto sa kanila. Ayan, speaking of mga pet animals, Doc, ato, di ba sa sobrang takot nila ay nababaloy, meron po ba tayong mga remedies po or mga pwedeng gawin para maiwasin yung pagkatakot nila? Usually yan, ang pinapagawa namin, ipapakulong natin yung hayop natin sa loob ng bahay. And then kung lumalapit sa atin at papakarga, kagahin po natin. Kasi yun lang parang releasing o ano nila, fear nila. So pag nakakulong naman sila sa bahay, usually, gaya sa mga hayop sa bahay namin, nilalaksan ko na lang yung tunog ng TV at saka ng mga radio para at least ma-muffle naman yung sound ng mga paputok. Ito naman po, Doc. Pag ang mga pet animals ba na yan, o mga aso na yan, nagwawala na dahil nga po sa epekto sa kanilang paputok, safe po bang lumapit sa kanila? Safe po ba sila? O ito yung mga point kung saan medyo delikadong lapitan sila. No, usually dapat lapitan natin sila para at least naman magiging kalmante yung hayop.
At natatakot lang naman sila dahil sa paputok eh. Advisable po ba na pag ang mga aso o pet animals nito ay nagwala, e bigyan sila ng gamot pampakalma or hindi naman necessary? Hindi na kailangan. Ang presence na natin, tama na po yun. Pero sa kasakali, Doc, na kahit yung presence po ng tao na hindi na po effective para sa mga alaga nating aso, may pwede po ba silang parang turukan ng tranquilizer o yung anything po na pampakalma po sa takot nila? Kung meron kayong gamot na tranquilizer, pwede. Ito naman, Doc, may possibility po ba na yung isang aso po, di ba, takot naman talaga lahat ng aso, may possibility po ba na yung isang aso is parang parang masanay na siya sa putok ng mga paputok kaya parang normal na lang sa kanya at pwedeng hindi na siya mag-react doon? Bawat aso kasi iba't ibang reaction eh. Meron naman yung aso na sanay na sanay, meron naman aso na hindi sanay talaga. Ito naman po, Doc, yung epekto ba niyan, di ba, syempre after or during the season na nagpapaputok, ayan, nagpapaputok, so mga aso nagwawala, medyo na hirapan mag-cope, yun lang po ba talaga yung effect niya or baka naman may long-term effect pa siya na later on palalabas, later on pa mafe-feel ng mga aso, mga pet animals natin? Wala naman siyang long-term effect, kaya lang during the celebration time, yun makikita mo yung epekto ng paputok. Ay, so ito, Doc, ano po yung mga pwede niyong maging tip po sa ating mga kabrigada, especially sa ating mga pet owners ngayon darating na bagong taon? Ang magiging tip lang namin para sa mga pet owners na during na tayo naman papaputok ng mga tao, ay pasok natin ang ating hayop sa loob nating bahay, ilagay natin sa isang kwarto, at huwag po natin talian ang sila dahil para meron silang tayo na mag galaw-galaw sa loob ng bahay. And then, kung meron na tayong mga sound system, medyo lakas-lakasan lang po natin para at least matabo na lang natin yung paputok para hindi naman sila masyadong matakot. Tok, balikan ko lang po ng saglit. May kinalaman po ba ang proper training o pag-train sa isang pet animal o isang aso sa kanya magiging reaction or adaptation sa mga tunog ng paputok? Wala kasi sa training yan eh. Nasa ano yan, sa hayop talaga. So talagang apektado sila parang... In general, lahat po ng hayop apektado pag may napapaputok. Pero ito, Doc, may tendency po ba na pwedeng ikamatay ng mga aso yung sobrang lakas po napaputok or dahil di na nila makayanan? Meron ganun din epekto. To the extreme na yan. So mga kabrigada, lagi nating tandaan na hindi lamang yung mga kalagayan nating mga tao ang dapat natin intindihin, lalo na yung mga pet owners dyan. Lagi natin intindihin na kapakanan ng ating mga pet dahil nga hindi na sila basta-basta alagang aso lang, pamilya na rin natin sila. At syempre, hindi lang naman nakaligtasan nila ang inaasikaso o iniintindi natin syempre ang kaligtasan ng bawat isa ngayong bagong taon na maging mapayapa ang ating celebration. Paulit-ulit po namin sinasabi dito, we can always simplify our celebration because it's not about the firecrackers, it's not about the foods, it's about the gathering and Thanksgiving that we will be celebrating sa darating na bagong taon. Kaya naman, maraming salamat, Doc Edwin Ravelo, sa pagbahagi ninyo ng mga tips kung anong dapat natin gawin nang sa ganun ay mapanatili nating ligtas ang ating mga pet animals sa darating na bagong taon. Mga kabrigada, huwag kayong maglilipat dahil sa pagbabalik, more segment, more balita at maya-maya lang hugot na. Kaya dito na tayo sa ating number one morning show, ang Morning Hataw!